Kilala mo ba yan? Oh, kilalang kilala yung mga tao dito. Grabe! Baka kalabanin niya si Chairman. Ano sa tingin mo? Hindi ko siguro hindi. Pero alam mo, report natin to kay Chairman. Oo nga eh. Pero tabay muna tayo. Baka mamaya nagkakamali tayo. Aba, mukhang kakandidato nga. Tara, dali! Kailangan pa talaga nakalak. Ay, sorry ah. Nahila ko yata yung pinto. Nag-aayos kasi ako ng aircon ni Chairman. Aircon mo pa talaga. Para, Danay. Anong aircon dyan ah? Ang nice mo. Ay, yung ano, yung ventilador. Ikaw naman. Sinita mo pa. Eh, kasi naman, may pa-aircon-aircon pa. Eh, matagal naman na nating alam. Oh, ano yung matagal mo nang alam, Marites? Ano po yung problema po nito? Anong ako? May problema pala kayo? Hindi kayo nagsasabi sa akin. Oh, ano yun? Ah, magandang araw, Chairman. Gusto ko sana magpatayo ng pa-karaoke. Aba, bongga. Ang ganda ng idea mo. Hindi ka mahirapan sa permit. Tutulungan kita. Sa gabi lang naman po yung pa-karaoke. Yung pabingo naman sa hapon. Aba, mas lalo mo pang pinabongga. Eh, ang kaso. Ay nako mga ali, excuse me, dahil magdi-distribute pa ako ng vitamin sa elementary school at ng drum sa mga kaling walang tubig. Hindi ko na ituloy eh. Ikaw kasi magsabi, Marites. Kaya ako napagkakama ng chismosa eh. Ginagawa mo ako yung spokesperson. Sige na. Ganito po kasi yon. Kapag po kasi may basketball court, hindi po magkakaninigan sa pagkakaraoke at pagbingo. Wala tayong basketball ring sa court. Ako, German, meron po. May magbibigay. Ha? Nonoy? Meron na. Tanod! Noy! Meron. German, oh. Paano to? Eh di, basketball na lang ang harapin ng mga inaasahan ko maglaro ng bingo tuwing hapon. Sino naman nagsabi ang lalaki nandito? Siyempre, ang babae nasa'yo. Ay naku, Chairman. Siyempre, panonoorin ang mga misis sa mga mister nila. Iisa nga lang yung palaruan dito sa buong barangay. Kaya nga, di ba, pansinin mo, halos lahat ng mga kalye rito, aba, nagtatayo ng kanya-kanyang sariling team. Kaya alam ko, sigurado ako, na gabi na matatapos ang palaro rito. Sino pa magkakaraoke? Sino nga nagsabi niyan? O sige, pagpalagay natin, merong magdodonasyon ng basketball ring. Bata ang 20 sa isang ring, 40 mil dalawang ring. Eh, sino namang may ganun pera sa lugar na to? Walang asawa, nakapag-invest, nakapag-ipon. Kaya patulong-tulong na lang siya at paduna-donasyon. Hindi lang sa mga kasamahan niyang jogger club, na siya rin ang nag-organize. Ma, tatakbong chairman. Parang hindi. Kasi yung mga gamot na binigay mo sa mga elementary school, sa kanya yung galing. Pati na rin yung mga drum na dinistribute ninyo sa mga mahihinaan tubig. Kaya parang hindi. Ang parang sa Marikina. Andito tayo sa barangay natin. Kulang pa investigasyon mo. Diretso. Oh! Nakikichismis ka rin? Hindi ako chismoso, no? Ikaw ang kilala kong chismosa dito. Kesa mag-away kayo, gawin nyo na yung trabaho nyo. Dali, dali. Isipin mo, pinagtatrabaho ako ni Chairman, eh
hindi naman niya ako pasweldo. Hindi nga. Pero may hiningi tayong pabor sa kanya, di ba? Pabor na ano? Eh di yung pabor na huwag niyang payagan si Sir Big Boy na mag-donate ng basketball ring. Para naman hindi makasagabal sa pakaraoke ko't pabingo. Naku! Mukhang ipapatawag na yata. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Eh kung hindi mo kasi hinarap sa Tanod Yunoy, eh di sana nakakapunta ka sa barangay hall para makibalita. Eh ikaw tong sunsulera, bakit hindi ka sumunta? Good morning po, Chairman. Big Boy! Paano nga pala naging Big Boy pangalan mo? Hindi siya big pero big ang kanyang puso. Di ba? Excuse me po. Hindi ikaw ang kausap ni Chairman, ha? Si Mr. Big Boy. Sino naman po kayo? Si Marisol yan. Dito na yung pinanganak sa barangay. Dito na nag-asawa at nagkaanak. Andito pa rin yan. Member po kayo ng Sangguniang Barangay? Hindi na tayo kailangan pumunta doon. Ang balita ko, magdodonasyon daw po kayo ng basketball ring sa barangay. Kasama na yun sa plano. Noon pa lang eh, pinasimento na ng aming Joggers Club ang area na yun. Ano pong agenda nyo? Gusto lang namin bigyan ng libangan ng mga kabataang lalaki para hindi sila matukso ng droga. Magandang idea yan. Sige, tutulungan na lang kayo ng mga tanod sa installation. At pag nagkapera uli kami, gagawin na naming dalawa ang basketball ring. Full court na talaga. Aba, mas pinabongga niyo ka. Magpapaliga kaya dito? Ano ka ngayon? 3 buwan na mula nung inaugurasyon. Kompleto kaming lahat. Si Chairman, mga tanod, Sangguniang Barangay, si Sir Big Boy, si Willie, mga Jagger, ikaw lang ang wala. Hindi nagbunga ang kasusulan mo kontra basketball ring na yan. Ano ka ngayon? Nga. Eh kasi, kung tinutulungan mo sana ako, eh di sana. Pati ikaw, huwag kakapera. Tsaka huwag ka mag-alala. Kasi, babayaran naman kita eh, sa pakaraoke ko't pabingo. Nakuha, chismosa lang ako, hindi ako korap, no? Korap? Teka! Paano mo nasabing korap ako? Eh di ba nga, ginagamit mo yung pagiging magkaibigan ni Chairman para makapagpatayo ng negosyo na yan? Grabe ka. Tawag mo doon? Hindi naman ako ganun. Tawag mo ko, di ba? Ang taong to, grabe. Sorry, hindi kita na-invite nung inauguration, ha? Walang problema, Chairman. Tanggap ko naman na mahirap tapatan ng basketball. Kung hindi anti-drugs, hindi ko yung tutulungan? Maganda namang plataforma yun para sa kumakandidatong kagaya niya. Hindi pa. Nag-a-update ang espiya ko. Naku, Chairman. Lumipat na ng ibang kampo ang espiya niyo. Si Marites? Napagkikita niyo pa ba? Nandun siya last month sa inauguration? Eh, sino mga katabi? Tsaka, Chairman, huwag na tayong magulat kung siya man ang kuning campaign manager ni Sir Big Boy. Eh, yun na nga ho ang tawag niya, Sir Big Boy. Naku, huwag ka magtitiwala dyan kay Marites. Aba, hindi lang yan chismosa. Korap pa. Tanod Donoy! Tanod Donoy! Chairman! Dito. Hoy, Kalalo! Wala kayong karapatang maglaro sa lugar na to dahil barangay namin to! Gagawin ko lahat dahil ako ang barangay chairman dito!
Ang kakapal ng mukha nyo, kala nyo natatakot ako sa mga patay, gutom at walang kwentang tao. Papanagutan ko lahat ng gusto ko. Nanod, sibakin mo na. Ngayon na, ngayon na. Paano ba? Wala kami gagamitin. Ngayon na, wala. Ang gugulo nyo eh. Ano nangyayari dito? Ano sa tingin mo? Sino yung utos? Ako! Alam ba ito ng sangguni ang barangay? SB ka ng SB? Gusto mo mag-chairman? Nag-research ka? Bago ko harapin ang pagtakbo, magkita muna tayo sa ombudsman. Kasama ka, ha? Chairman, masabit ba tayo dito? Oh, big boy! Big boy! Big boy! Big boy! Big boy! Hindi pa nila tinatanong, alam na natin ang sagot. Kasi isang bang pa lang itong basketball ring, ang dami ng reklamo. Ito ang mga sasabihin ko. Ako si Virgilio Gomez of legal age, Filipino citizen, bla bla bla. Hereby issues this declaration for true information that I am the president of the Barangay Bukal Joggers Club, a non-stop, non-profit civic organization engaged in health, infrastructure, sports, and other possible poverty-alleviating activities in our area of residence. That we donated, administered, and operated the subject basketball court for the Barangay Bukal in Manila before its destruction by petitioners. Which is why we are filing a complaint for malicious mischief, grave misconduct, conduct prejudicial for the best interest of the service, and abuse of authority before the prosecutor's office and here in the office of the ombudsman. Yes! Teka po, Sir Big Boy. Hindi nyo na po isasama yung halos murahin ni Chairman yung mga nasa court? Isulat mo pa ito mga ito. The acts of Barangay Chairperson Antonia Novato ordering the destruction of the basketball ring and uttering indecent languages were unwarranted and unbecoming of a public official. Kasimento lang ng lugar na yun, nagre-reklamo na ngayon ng mga tao. 300 square meters ang pinagpa-practice, ang pinagdidribolan. Yung mga driver ng motorcycle jeepney na napapahinto, nakatingin. Kaya nagkaka-traffic. Lalo na ngayon, nanando na ngayon ang basketball ring. At may nag-aaway pa, nagbabatuhan. Pati yung mga inosenteng tao na dadamay. Pati nga yung mga bintana, nababato, nababasag. E buti nga sana, kung batuhan lang. Ang balita ko, may naghahagisan pa ng mga molotov bomb. Talaga pa. Kung totoo yan, di dapat narinig na yung pagsabog dun sa barangay huling bomba na yan. Nung tinignan ko, wala namang ebidensya ng bomba. Wala kang nakikita. Pero siguro naman, may naaamoy ka. Ang panghi-panghi doon, Chairman, walang kubeta. Kaya ang mga player doon, kung saan-saan na lang na umiihi. Hindi tayo ilalaglag ng ombudsman. Tayo ang papanigan nila. Ay, nako, natatakot. Uy, congratulations sa Chairman, tsaka Tanod Nunoy. Grabe. Ang sarap ulitin, ano? That the destruction of the barangay court was motivated by Chairwoman Antonia Novato and Tanod Arsenio Lomboy as a performance-worn duties only defined by the local government as just a response to the clamor of the constituents. Yes! Grabe, paralo talaga. O hindi ba nga? Hindi naman sila naniwala nung pinagbumuro yung mga tao habang winawasok ang muli. Dahil personal lang daw ang galit ng mga testigo sa kabila. True. Kaya isang pindat na lang yung makaraoke ko at pabingo. Grabe! Oo, kaya naman. Oh, teka. Hoy, ba't kaya naman madali? Hindi naman lang ka
galing. Oh, kahit i-congrats nyo man lang kami, di ba? Pupunta pa kami sa Court of Appeals, no? Walang madala-dala talaga po. Ay, nako. Alam mo ba? Nagpapamigat pa sila eh, no? Grabe naman. Piling naman nila mananalo sila sa atin. Kaya, hindi na nadala. Thank you. Copy, ma. Thank you. Ay, nako. Ramdam ko na ngayon yung parang bolang dinidribble-dribble na lang. Nanggaling na tayo sa ombudsman. Nanalo nga. Napunta naman sa Court of Appeals. Dahil. Ewan ko sa'yo, Nonoy. Ako hindi ko naramdaman na dinidribble-dribble. Kasi ako ang magdidribble-dribble. Dahil nanalo naman tayo sa ombudsman, malaking posibilidad na mananalo din tayo sa Supreme Court. Kesa usapang dribble-dribble, bilog ang bola. Eh, Chairman, paano kung may makalusot na buzzer beater? Maka 3 points. Makalamang sa atin ang isa. Mukhang ikaw yata ang malas. Hindi naman, Chairman. Grabe ka naman. Paano? Nung dumidikit-dikit ka, wala ka ng kwento tungkol karaoke, bingo. Eh, anong bang mawawala sa'yo? Mas malaki ang mawawala sa akin. 6 na buwan ako masususpindi pag natalo ko. Kaya pwede ba? Umalis ka na nga. Grabe ka naman, Chairman. Hindi ka lang pala malas. Bigay ka pa! Out! Out! Pwede ba? Umalis ka na rin? Bago pa hintayin sigawan kita? The complete destruction of the basketball ring by the petitioners is justified neither by law or ordinance, even by equity or necessity, which makes the act illegal and petitioners liable. Petitioners do not claim to have acted in their private capacities, but in their capacities as public officials. Thus, they are held administratively liable for their acts, and even in their capacities as private individuals who may have abated a public nuisance. Petitioners come up short of the legal requirements. They do not claim to have complied with any of the requisites laid down in Article 704 of the Civil Code, to wit, any private person may abate a public nuisance which is specially injurious to him by removing, or if necessary, by destroying the thing which constitutes the same, without committing a breach of the peace or doing a necessary injury, but it is necessary. Number 1. That demand be first made upon the owner or possessor of the property to abate the nuisance. Number 2, that such demand has been rejected. Number 3, that the abatement be approved by the district health officer and executed with the assistance of the local police. And number 4, that the value of destruction does not exceed 3,000 pesos. Wherefore, premises considered, the petition is denied. The Court of Appeals decision is hereby affirmed. Ang yabang-yabang niya, tinawag pa akong malas? Alam mo, kahit hindi ko napatayoy ang pa-karaoke ko't pa-bingo, at least hindi naman ako suspendido. Hoy, Marites, ano may ginagawa mo?
Kanina pa ako naglalambing sa'yo. Pansinin mo naman ako. Ay, sorry ha. Naglalambing ka pala. Akala ko kasi sinisiraan mo lang si Chairman. Hindi na siya si Chairman. At balita ko, hindi na siya tatakbo. DILG na nga magiging caretaker natin hanggang sa darating na eleksyon eh. Ano ba yung tinitingin mo sa relo mo? Ay, inihintay ko kasi yung pagdating ng basketball ring. Meron na ulit? Oo. Hindi lang isa. Dalawa. Kaya magiging basketball court na talaga ito. At malamang, magpaliga. Ah! Tatakbo si Sir Big Boy, ano? Alam mo, sana. Maganda naman kasi yung plano niya. Bukod sa sport, may health and sanitation din siya. Bawal ang droga. Bawal ang abuso sa barangay hall. At may noise reduction din. Halimbawa, pag may basketball game, hindi aabot ang ingay sa kabilang kalye. Teka, paano mo nalaman lahat ng yan, ha? Chismosa ka talaga eh, no? Eh kasi palagi nilang pinag-uusapan ni Tanod eh. Sino Tanod? Eh di yung kakampi niyang Tanod. May kakampi siyang Tanod? Sino? Parating na si boss. Andiyan sa kabilang natin. Tara, salbungin natin. Talaga? Oo. Oh, andiyan na. Andiyan na. Uy, andiyan din si boss. Andiyan ni boss ko. Boss! Oh. Uy, Sir Big Boy. Kayo na po yung bago kong big boss ngayon, ha? Uy, ba? Ilang beses mo sa kami sa iyong bawal ang double dribble? Ang mataas na mata ng referee. Huli ang double dribble! Ayusin niyo! Ayun! About double dribble daw. Sip-sip, boy.